Uy, ganda ng picture mo ah. Pero ibaba mo ng konti. Tingnan mo yung tubig, medyo dumidilim na. Alam mo ba na dapat pinapalitan yan? Every 3 days o kaya once a week. Kasi baka magka-dengue ako, di ba, Dok? Tama ka. Kasi alam mo ba, pag laging nagiging stagnant ang tubig, nagkakaroon tayo ng makitikiti, pinamumugaran ng lamok. Pero hindi lang dyan namumugad yung mga lamok at nagdudulot pa ng ibang sakit. Alam mo ba na sa free-flowing streams, pwede rin mamugad ang lamok at nagbibigay ng sakit na malaria. Eh, wait lang. Parang dumating na yata yung guest natin. Pakiabot naman. At ako na mismo magpapalit para sa'yo. Thank you so much, Dok. Okay. Sige. See you later. Siya nga pala, Karla, si Doc Raffy. Expert siya ng malaria, kaya lahat ng questions mo about malaria, sigurado ako masasagot niya. Oh, hi, Doc. Welcome. Patama ka sa'yo, Karla. Ano nga po ba ang malaria at ano po bang nagkakaiba dyan sa dengue? Well, ang malaria na po is a bloodborne disease. Parasitic po yan. Uh-huh. Na nakukuha po sa after being bitten by a infected mosquito. Ang dengue naman po, hindi nung parasitic po, viral naman po yan. Hmm. Although pareho po silang kinakagat na lamok, magkaiba po yung lamok na nagsasanay po ng dengue at saka malaria. Pero yun pong Doc Raffy, yung kanila pong pinamumugarin yung lamok na yun, pareho po ba yun o may pagkakaiba rin? Malaki pong pagkakaiba. Kasi po ang malaria, madalas po ang malaria, ang breeding sites po nito ay tinatawag po namin yung free-flowing streams. Free-flowing streams. Sa mga ponds. At ang kaibahan po nito sa dengue, usually nakita lang po ito sa mga bahay-bahayan, yung mga lalagyanan ng flower vase. Yung flower vase. At saka, maaari din po sa mga baso. Sa malaria po, hindi po nangyari po yan. So yung pag sa malaria, yung dapat yung tubig gumagalaw? Slow-flowing po at saka malinis po. So yung pagkakaiba po yan talaga, usually ang malaria kasi, yung mga lamok ng pinamumura ng mga lamok ng malaria, ito yung mga nasa rural area, yung mga dito sa Pilipinas, ito yung mga lugar na usually malapit sa mga kakahuyan, yung mga forest area, o yung mga farmland. Sa mga bundukin. Lubundukin po. Ay, yung sintomas, Doc, ng malaria, ano ba itong makikita natin kapag may sakit kang ganito? Usually po ang malaria, nagsisimula po yung sa lagnat. Mm-hmm. So amin po. So kung dito po sa mga, kung nanggagaling po kayo sa lugar na sinasabi namin mataas yung incidence ng malaria, pag may lagnat po sila na medyo, siguro mga ilang araw po yan, ay tinatawag na po namin suspect at kinakailangan pong may examine na po sila. Pag tagal-tagal po, pag hindi po gumaling po yung pasyente, maaaring po magkaroon po sila ng sakit ng ulo at saka iba-ibang simptomas sa maaaring magsasabi na maaaring may malaria na pong pasyente natin. Kumusta naman yung malaria cases dito sa ating bansa? Mataas pa ba or patuloy ba isang bumababa? Dito po sa Philippines, nasakwan na po tayo. No? Tinatag po natin na sa transition na mula public health. Ngayon ay ini-eliminate po natin from control to elimination. Ibig sabihin po, compared po ito mga 10 taon nakakaraan, naibawas ang naibaba na po natin ito by more than 90%. Wow! From 90? Ang laki 90? Na nun. No? From as high as 46,000 cases in 2000. Ay ngayon po yung 2014 po, nasa 4,006 na lang po. Wow. Yung kaso. So bumaba, laki na po binaba. At saka iilan na lang po yung lugar o probinsya dito sa Pilipinas. So kung saan sinasabi natin na mataas pa yung incidence ng malaria. Okay. At marami na rin po tayong mga lugar na masasabi po natin na wala na po malaria. Eh concerted effort po ito ng Department of Health, ng local government units, at saka mga partner agencies po natin sa NGOs, kung saan po nag-focus po sila sa number one, sa vector control. Ang ibig po siya ito, ibig po sabihin ito, yung pag-i-spray po ng mga bahay sa insecticide para po yung mga lamok ay mamatay po dumapo po sila sa mga bahay-bahay. At pagbibigay po ng mga bed nets sa mga high-risk groups upang during the biting time ng mga lamok, sila po ay nasa loob ng bed net para hindi po sila makagat ng lamok. Maliban pa po doon, binibigyan din po natin ng mga pasyente ng anti-malarial drugs.
at ito po ay libre. At at yung pagpapatingin din po sa doktor para malaman kung may malaria o meron sila o walang malaria, ay ginagawa rin po ng ating mga health facilities sa buong Pilipinas. Mm-hmm. So, Doc, may mga worst cases ba sa malaria? Like, kinamamatay ba yan ang malaria? Well, sa dami po ng kaso dito sa Pilipinas, so madalang po yung pasyente ay namamatay sa malaria. Sabagat ang malaria po, pag ito'y nakita kaagad, na-diagnose at nagabot kaagad at natapos ang gamutan ayon sa bigay po ng doktor, ito po ay nagagamot. So sa ngayon po, dito sa Pilipinas, less than 1% lang po namamatay sa malaria. Itong taon na to, itong 2016, out of the 6,000 cases po natin, anim lang po namatay sa malaria. Ang kadahilanan po ng kanilang pagkamatay is that madalas po, late na po sila nagpapadiagnose. Inabot na po ng linggo, maraming linggo o buwan na meron po silang lagnat at hindi po sila nagpakonsulta. Naggagamot lang ng kung ano-ano para matanggal yung lagnat, yun na pala malaria. By the time na pumunta po sila doktor, malala na. At minsan, hindi na po naagapan. Naku, ang dami naman palang komplikasyon, Doc, pagdating sa malaria. May iba pa ba? Mga ibang mas malala pa dyan? Mamaya-maya, Karla, marami pa tayong matututuhan kay Doc Raffy. Di ba, Doc Raffy? Yes, sir. Center. Baby, come back to Bakuna. Vaccination is everyone's job. Makiisa sa National Immunization Week celebration from April 24 to 30. Protect our children. Protect our communities. Come back to Bakuna. Back to your health center. Problemado ka, kaya susubo ka. Pinipressure ka ng barkada, kaya ka nagpapadala. Ilegal na droga, huwag nang subukan. Ang mga ito ay nakasisira ng kaisipan at kalusugan. Tandaan, wala sa umpisa o sa gitna, kundi na sa huli ang pagsisisi. Sa droga, talo ka. Achieve ang pagbabago. Siyempre, ang worst case scenario is death pag may malaria ka, diba? Pero ano po ba yung mga stages at mga complications na nandun sa stage, per stage na yun? Well, before death, maaari po yung pasyente pag yung medyo late na po, maaari po silang manilaw, kung sasabi yung jaundice po. Dahil nga po yung sa severe, yung ibang pasyente po nagkakaroon ng anemia, severe anemia, pag nagkakaroon po. Ang pinaka-worst po niya ay tinatawag po namin cerebral malaria, kung saan apektado na po yung utak po ng pasyente natin at karamihan po sa kanila ay nagiging comatose. Pag naagapan po, nakita kaagad at nagamot po, ito po naman ay nagagamot pa at marami po sa kanila nabubuhay. So balit pag very late stage na po yung kanilang cerebral malaria, kahit po bigyan po natin gamot ay hindi na po natin naagapan kung kaya't namamatay po sila. Naku, kailangan talaga pala, Karla at Doc, yung prevention. Masabi agad natin sa ating mga manunood. Paano ba ito nape-prevent? Actually, Doc, yung pinaka-importante po dyan, yung dapat po, yung lalo ngayon sa Pilipinas, kung saan hindi na masyadong maraming malaria,
ay yung kailangan po, yung pagsususpek sa sakit ng malaria ay mataas po sa atin para po maisip natin. Ang madalas po naming nakita ay, sapagkat hindi na po madalas nakita ng mga ating mga kasama sa health ang mga pasyente ng malaria, hindi kaagad naiisip na may sakit ng malaria. So very important po nun ay yung pagdedetermine po kung may maring may malaria ang pasyente o hindi. At pag naisip po ng mga health workers natin na may malaria, kinakailangan po ipa-examine po kaagad para malaman natin kung may malaria at mabigyan ng gamot para po gumaling po agad yung pasyente. Ay yung para hindi ka magkaroon ng malaria, ano ba ang dapat gawin? Well, may binibigay pong prophylaxis ano po sa mga tao na let's say pupunta po sa lugar na maari mataas po yung incidence ng malaria, binibigyan ng prophylaxis. Sa ngayon po, hindi po masyado ito in-advocate sapagkat napakatagal po ng gamutan before and after. Kaya't ang usually ang in-advise na lang po namin ay kung galing po sila sa isang lugar na mataas ang incidence ng malaria, katulad po dito sa Pilipinas, kung galing po kayo sa southern part po ng Palawan, pagbalik po nyo sa inyong bayan at kayo po may lagnat, magpatingin na sa doktor, ma-examine kung may malaria upang magamot po kaagad. Pag sa gamutan naman po, Doc, ano po yung step-by-step treatment pag ikaw na po ay na-diagnose na may malaria ka? Well, actually, madali lang po naman ang gamutan ng malaria, no? Pag yung common na malaria lang, yung tawag po namin falciparum, ang tawag po natin. Mabilis lang po ang gamutan, no? Tatlong araw, nagamutan, no? Tapos na po. Ang mahirap lang pong gamitin, yung isa pong klase ng malaria, yung sabi po namin, buybox, ano po, na may ilan-ilan din po nakakaroon dito, lalo na yung mga kaso po, kung minsan galing po sa ibang bansa, buybox na. Ang problema po dito sa buybox naman po, ay napakatagal din ang gamutan niya compared po dun sa isa. Kinakailangan po maggamot ng 14 days. At kung minsan, kahit po nakompleto yung 14 days, maaring bumalik po ulit yung sakit, tinatawag natin relapse. So yun lang po. Pero yung mga 95% po ng kaso dito sa Philippines which is falciparum, tatlong araw lang mong gamutan. Gumagaling na po ang ating pasyente. Ang maganda po dito sa Pilipinas compared sa ibang bansa ay wala po tayong drug resistance ng against anti-malarial drugs. Kung kaya't dito po sa Pilipinas ay hindi ka po makakita ng anti-malarial drugs sa mga butika. Hindi po to available. Nakukuha lang po ito sa mga health facilities kung saan binibigyan po ng Department of Health. Para po masigurado natin na hindi po na-abuse yung ating mga anti-malarial drugs. Okay. Ang pinagkaiba naman po, pag malala na po yung ating mga mamaysakit na malaria, mas matagalan po ang gamutan niya at mas mahirap po. Nagbibigyan na po tayo ng injectables po sa mga pasyente na malala na po yung malaria niya. Dok, isang magandang prevention ay yung bakuna. Meron na ba tayong dinidevelop na bakuna against malaria? Dok, sa ngayon po, wala pang commercially available na bakuna laban sa malaria. Pero ongoing po ang clinical trials for malaria vaccine. Uh-huh. Fully siguro, within 5 to 10 years, magkakaroon na po tayo ng malaria vaccines. Fully, makakatulong po to sa mga taong pupunta po sa mga lugar na kung saan mataas po yung incidence ng malaria. Okay. So very important po yung early diagnosis. Tsaka ang aming pinagbabawal po yung self-medication. Madalas po sa ating mga kababayan, yung mga ating mga nanay, mga ating mga pinsan, mga kamag-anak po natin, mga kaibigan natin, pag lagnat-lagnat, nagsiself-medicate. Sabi nila, lagnat-lagnat lang, umiinom ng paracetamol, yung iba umiinom ng antibiotic. Ito po ay aming hindi dini-discourage po namin to sapagkat dahil sa pag-iinom-inom po ng paracetamol, akala po nila ay gumagaling po sila. Yung pala, yung lagnat lang nila nawawala pero yung sakit ay hindi gumagaling. So, yun po yung aming advice. Wala pong self-medication. Yun nga, Doc, yung sinasabi mong self-medication, di ba? Pinagkukuwentuhan nga na actually pinagtatalo na namin dalawa nung isang kaibigan ko na yung mga tipong yun nga, holistic na pag-iinom lang nung dahon, lagyan ng herbal, nawawala na daw yung mga sakit ng malaria. Minsan yung sinabi niya nga, may cancer daw, nawawala pa, di ba? Mm-hmm. Pero sa inyo, Doc, wala namang gano'n na healing treatment para sa malaria? Karamihan po kasi ng self-medication, ang ginagamot lang po yung symptoms. Kung ano po nararamdaman nila. Let's say, kung may lagnat po sila, inom sila para sa lagnat. Kung meron silang sakit-sakit sa mga buto, kaso-kaso nila, uminom sila ng pain reliever. Mm-hmm. So yung nararamdaman nila ay yung ginagamot nila. Pero yung sakit na nakos po nung kanilang karamdaman, yung lagnat nila, yung pagnanakit ng katawan nila, ay hindi po nagagamot. Kung kaya takalan nila, gumaling sila kasi nga po yung kanyang mga simptomas nawawala dahil sa pag-iinom ng mga
gamot na ito. Ngunit yung sakit po na dahilan po na kanyang nararamdaman ay hindi po gumagaling. Kung kaya't kuminsan sinasabi namamas po yung sakit. So dahil sa kaiinom ng sa self-medicate nito, kuminsan by the time na pumunta sa doktor, malala na. Kasi nga po, hindi naman nagamot yung sakit eh. Nawala lang yung nararamdaman ng pasyente. Gumagana ba yung mga bug spray pag nilalagay mo na makaiwas ng malaria? Well, actually, in-advise na namin po yan. Ano? Let's say kung pupunta ka sa lugar na marami pong lamok, ano, na ginugura ng lamok, maaari hindi lang po sa malaria, maaari po sa dengue, ano? Maaari po, in-advise din namin maglagay po ng insect repellent para po pag nilagyan po na rin nila ng insect repellent, ay hindi po sila kagatin ng lamok. Way of prevention din, ano, Doc? Kasama po yun, actually, dito sa Malaria Control Program, pinag-iisipan din namin bigyan ng mga insect repellent, yung mga IPs po natin, o kaya yung mga tao, yung manggagawa natin na pupunta sa bundok para po hindi po sila makagat na lamok. Alam mo, maganda din sigurong pag-usapan pa yan, Doc, yung mga iba't ibang programs pa para sa malaria. Babalikan ulit natin si Doc mamaya. Oh. Sigurado ako marami kang alam tungkol sa programa ng malaria. Limang bisita. At birth muna, tapos pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. 1.5 Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! Limang bisita hanggang birthday niya. Limang bisita na kompleto mo na. Yeah! Vaccination is everyone's job. Makiisa sa National Immunization Week celebration from April 24 to 30. Protect our children. Protect our communities. Come back to Bakuna. Back to your health center. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond. Priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us, breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyon galing sa nanay. Doc, di ba? Ang dami mo nang sinabi po about programs for malaria. Ano nga naman po yung mga programs ng DOH para sa malaria? Well, ang objective po ng malaria control program ng Pilipinas ay ma-eliminate po ang malaria dito sa Pilipinas by 2030. So, ibig sabihin po... 2030? Yes, ako po. Ang ibig po sabihin nun, mawala po yung local transmission. So, yung vet, yung lamok na nagdadala po ng malaria sa mga Pilipino pa ay mawala po yon. So, mawala yung infected na yon. Pero maaari pa rin may mga malaria na manggagaling sa ibang bansa. Okay? So, yung local transmission lang. So, para makamit po yan, ang Department of Health po ay number one, meron po siyang sinasabi na ang objective po na magkaroon ng universal access sa treatment. Ano po ibig sabihin ng universal access sa treatment? So, pag ikaw po ay may malaria, ang pasyente mo malaria, kinakailangan po meron pong access sa anti-malarial drugs. So, ang Department of Health po, kasama po yung ating partner NGO po, ay bumibili ng anti-malarial drugs. At ito po ay binibigyan natin sa mga health centers, sa mga RHO, sa munisipyo, sa city,
sa mga ospital at sa mga private hospital. Libre po lahat yun, Doc? Yes, para po lahat ng may malaria po ay nagagamot agad at ito po ay libre. Uh-huh. So hindi po problema ang cost po ng paggagamot. Tinitingnan din natin yung universal access sa quality diagnostics. Ano po yung diagnostics sa malaria? Maaari pong microscopy, ano po yung kuha na ka ng dugo, sisilipin sa microscope. O kaya kung minsan sa ibang area, lalo na pag malayo-layo, ano, yung malayo yung pasyente, ang ginagamit namin yung rapid diagnostic tools o RDT. Ay, ito din po ay libre. Kung pupunta po kayo sa mga public health facilities, ito yung mga government hospitals, mga health centers sa city, sa munisipyo, at sa mga barangay health stations. So, libre din po yan. Pagdating niya po sa mga lamok, meron tayo po naman po ang tinatawag kami vector control. So, dalawa po yung aming pinaka vector control measures sa programa. Ito po yung IRS na sinasabi ng OHC, yung residual spraying sa mga bahay, yung inisprayan po namin ng insecticide yung mga bahay para po po yung lamok bago sila kakain o usually pagkakain nila o pag-feed nila sa dugo ng tao, pag lumapat po sila sa mga walls ng mga bahay, sila po ay mamamatay. Kasi nga po yung insecticide kanila pong pupunta po sa katawan niya at mamamatay po sila. At yung pangalawang vector control measures po natin sa malaria ay yung pagbibigay naman ng bed nets. Libre din po ito. So yung bed nets naman, so yung sa mga bahay-bahayan ay binibigyan po natin yung mga bed nets. Maaari yung pangdalawahan, pangisahan. Kasi kung magpamilya, pangdalawahan. Kung minsan nag-iisa, yung pangisahan lang. Ang objective naman po yun ay para mabawasan yung contact ng lamok sa tao. So lahat pala yan libre, no? So yun ang gustong marinig ng mga hindi na dapat mag-alala yung mga tao sa gagastusin nila. Opo, tama po yun. Sa ngayon po, lahat po ng tinatarget po ng programa ay binibigyan po natin ng bed nets at inisprayan po yung mga bahay nila. So ibig mong sabihin, Doc, yung mga health workers mismo ang pupunta sa barangay para sabihan sila or mabigyan sila ng ganong klaseng libreng mga materyales o gamutan? Technically, ganun po yung ginagawa na natin, Doc. So, in-inform natin yung, in-advise natin yung mga ating mga BHWs, mga midwives po natin, ginagamit po natin sila. Lalo dun sa mga lugar na malalayo. At sila na rin po ang tumutulong sa atin sa pagbibigay ng bed nets at pag-i-inform kung meron tayong ini-sprayan sa bahay. Doc, may narinig po akong isang day po na tawag World Malaria Day. Ano nga po ba yan at ano po yung mga campaigns nila? Ang World Malaria Day kasi ay is an offshoot po ng Malaria Day sa Africa noong 2000. At ito po inadapt ng WHO. At ang World Malaria Day is one of the 8 public health campaigns na ini-sponsor ng WHO. So, walo lang po yan. Siguro kasama yung World TB Day, World AIDS Day. So, isa yung World Malaria Day. Ang purpose po niyan ng World Malaria Day is actually to increase awareness, okay? Increase awareness sa malaria in areas na mataas pa yung malaria, na ano po ang malaria, anong dangers ng malaria, at paano mapiprevent ang malaria. At sa iba-ibang lugar naman, para ipaalam naman kung ano yung mga nagiging programa ano ng kanilang bansa para po makontrol ang elite malaria. So it's an opportunity. Dito sa Pilipinas, ang World Malaria Day ay dalawa po yan. Ano? One, it's an opportunity for the Department of Health at yung local government units para ipaalam dun sa mga lugar na maraming malaria na may malaria po sa kanila. At marami pang kinakailang gawin para mawala yung malaria. At the same time, pinapaalala din natin sa mga lugar, lalo sa mga health workers natin, sa mga taong bayan na may sakit na malaria. Mm-hmm. Kasi nga po, pag nawawala na ang malaria di sa mga area na malaria free, maaaring hindi na rin naiisip na malaria. Pag hindi na po nila naiisip mamaya, pag isang tao po galing sa Africa, galing sa Palawan, at sila bumalik at nagkalagnat, baka hindi po nila isipin ang malaria at hindi po sila ma-diagnose at maaaring mamiss po yung dyan. So tuloy-tuloy pa rin po yung kampanya namin sa awareness. Ating focus dito is level of awareness ng diagnosis ng malaria. Na pag may lagnat, galing ka sa isang lugar na may malaria, dapat po magpatingin kayo. Kung meron po kayong kamag-anak, kapitbahay na may malaria, kailangan i-report po yan para makita po kaagad at magamot. At may magawa po yung ating
lokal na pamahalaan para hindi na dumami yung kaso ng malaria dito. And malaria now, yun po yung... Ayun daw ang importante doon, and malaria now. Yes. Ang dami na namin natanong sa'yo, Doc. Ang dami ko na natutuhan din. Ako din. Pero alam mo, Doc, meron pang may gustong magtanong sa'yo eh. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna, sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. Prepare the vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ang tigas, bacon, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. Yeah. May bakuna para dyan. Kaya mo na. Vaccination is everyone's job. Makiisa sa National Immunization Week celebration from April 24 to 30. Protect our children. Protect our communities. Come back to Bakuna. Back to your health center. Maaga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo, huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! Ang Zika ay maaaring makuha sa pamamagitan ng kagat ng lamok na may dalang virus o di protektadong pakikipagtalik. Ugaliing maglagay ng insect repellent. Magsuot ng mga mahabang damit. Linisin ang kapaligiran lalo na ang maaaring pamahayan o pangitlugan ng mga lamok. Maging protektado sa pakikipagtalik. Pag-iingat ang pangunahing panlaban sa Zika virus. Ingatan ang sarili at pamilya. Iwasan makagat ng lamok. Knock knock, Doc. Who's there? Doc, ano pong diet ang pwede kong iwasan para hindi po ako dapuan ng mga lamok? At saka po, kung nagkaroon na ako ng malaria, magiging immune po ba ako at hindi na dadapuan ng mga lamok? Yung diet, wala yan. Hindi nakakawala ng malaria yan. Yung immunity, pag nagkaroon ng malaria, hindi po yun kasiguraduhan. Maari po pag nagkaroon ng malaria, pagpaulit-ulit, maaring less severe form ng malaria po ang magkakaroon ka. Subalit, maaring magkaroon ka ulit ng malaria kahit po nagkaroon ka ng malaria ng nakaraan. Meron po yung pasyente, umabot po hanggang 8 hanggang 10 beses nagka-malaria. Thank you, Doc. Oh, ayan ha, siguro naman nasagot ang iyong mga katanungan ni Doc Raffy. Expert yan. Huwag matakot, huwag magpabaya, huwag i-delay kung may kinalaman sa inyong kalusugan. Always remember, lagi makitrending dahil ang healthy lifestyle ay lagi nasa uso. Kaya magkita tayo dito sa The Doctor is In dahil wellness is in.